ginagawa every Friday na tayo po ay magkaroon ng United Prayer. Amen po. So, nung nakaraang linggo po, itong linggo na to, ano po ba yung pinaka-topic po natin? Ang topic po natin ay ang Holy Spirit. Amen. So, ang tagarema talagang very particular pagdating po sa Holy Spirit, no? So, paano po ba, no? Kung paano tayo kinakausap ng Holy Spirit? Paano po ba tayo kinakausap? No, kung paano binibigyan tayo ng instruction ng Holy Spirit? Ang Holy Spirit po ay nagsasabi sa atin ng mga advice. Amen? So, ano pa po? Ang Holy Spirit po ang siya nagsasabi mga advance na mangyayari. Amen sa atin. At nandun po yung pumapasok po yung inward witness, inward voice. Amen po. Na lagi po nating dala-dala dapat, no, na naririnig mo yung boses ng Panginoon. No, marami po mga pastor at pastora ang nag-discuss kung ano ba yung nagagawa talaga ng Holy Spirit po sa buhay natin bilang mga anak ng Diyos. Amen po, sinasabi po ng Holy Spirit, no, yung tama at yung mali. Hindi po lahat ng pagkakataon ng Holy Spirit, no, akala mo Holy Spirit yung naririnig mo, no? So dapat alam mo i-distinguish, no? Alam mo kung yung ba ay boses na galing sa Panginoon at or boses na galing sa kaaway. So alam po natin 'yon kung paano natin ito hahawakan or paano natin 'to maririnig. Amen po. Kasi po, may time po na pag hindi mo narinig yung talagang boses ng Panginoon, may time na tayo po ay mapapahamak. Amen? Or, ang Holy Spirit po, ang number one po talaga, tayo po ay mapapabuti kung tayo po ay makikinig sa Holy Spirit. Amen? Yung complete instruction po ng Holy Spirit ang sasabihin ng Panginoon at dapat po ay alam mo yon. So, paano mo po yung malalaman? Malalaman mo po na yon ay tining ng Diyos kung ikaw ay laging nananalangin. Amen? Bakit lagi mo yung naririnig? Amen po? Pero ito po yon, kung ikaw po ay nakikinig at hindi mo naman sinusunod ang Holy Spirit, hindi rin po yon mangyayari. Kailangan po nating sundin, amen, yung sinasabi ng Diyos dun sa inner witness mo, amen, inward voice mo, ay kailangan pong naririnig. Hindi po lagi yan, hindi po yan sinasabi ng tao. No, ang ini-instruction ng tao, kundi ang Diyos po ang nagbibigay ng instruction sa iyo. Amen po? So, sabi niya po sa Roma chapter 8, verse 14, "For all who leads by the Spirit of God are sons of God." Ulitin ko po. Roma chapter 8, verse 14, "For all who lead by the Spirit of God are son of God." Amen po. Ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay anak ng Diyos. So, ibig pong sabihin, no, tayo po ay anak ng Diyos at andun po yung patnubay ng Panginoon sa atin sa pamamagitan ng Kanyang banal na Espiritu. Amen. So, marami pong nag-testify itong week na to na dahil sa kinausap sila ng Lord na hindi sila napahamak, amen, nagawa nila yung pinagagawa ng Diyos, no, kay Pastora Mean, sabi niya, nararamdaman niya na doon ay mayroong ahas. So, anong ginawa niya, no? Pinakinggan mo dapat yung salita ng Diyos, yung inward voice mo. So, umalis sila, pero nandun pa rin yung time na nag-aagam-agam. So, dapat naririnig mo yung tamang boses ng Diyos. Tayo po ay mga anak ng Diyos. Amen? At alam ng Diyos kung paano niya tayo itrato. Amen? Hindi ang tao ang magtatrato sa iyo, kundi ang Diyos ang tamang trato ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Kanyang instruction doon sa Holy Spirit. Amen? Pag nananalangin ka, no, nagbibigay ang Diyos ng instruction kahit nasa ang lugar ka, nandun ang Holy Spirit. Kasama po natin ang Holy Spirit at andun ang patnubay niya. Amen po, yung guidance ng Holy Spirit sa atin. Mga paalala ng Holy Spirit. Ganito po, no, sa John 14 verse 26, "But the helper or counselor, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all the things and bring to your remembrance all that I have said to you." Amen po, sabi niyo po, ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo
ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sasabihin sa inyo. Amen po. Ang sabi po, ang Holy Spirit ang siyang magtuturo sa atin sa lahat ng bagay. Siya yung magpapaalala, magre-remind sa atin. Kung tayo ay hindi na nandun na tayo sa isang sitwasyon na nag-aagam-agam ka, ang Holy Spirit ang siyang magtuturo at ipapaalala sa iyo, huwag kang pumunta dyan. Mapapahamak ka dyan. Amen. Huwag kang sumama sa tao na yan. Amen po. Pero ito po yun. Ang Holy Spirit po ang siyang tagaturo. Kaya lang, nandun pa rin po na kailangan sundin mo siya. Kasi may time na hindi mo yan nasusunod. Amen? Kaya napapahamak tayo. No? Ano po yung lagi sinasabi? Nabibingi po tayo. No? Pag sinabi ng Diyos, huwag kang pumunta dyan. O ng Holy Spirit. Amen? Sabihin mo pa, sa Holy Spirit kaya to? Sa akin lang ito. No? Dapat po alam natin. Sa pamamagitan ng pananalangin mo, mas magiging close kayo, amen, ng Panginoon at ang Holy Spirit ay lagi mong kasama. No, lagi mo siyang susundin. Kaya lang nga, minsan po, no, nagda-doubt tayo na baka sa'yo lang, no, o baka hindi galing sa Panginoon, no, pero meron ka pong inward witness and inward voice. Pag meron po dun sa puso mo, hindi po sa isip, sa puso mo, huwag mo na pong gawin. Amen? Huwag mo na pong ipagpatuloy. Sinabi po ni Jesus, no, sa kanyang mga disipulo ng Holy Spirit ay tutulong sa kanila at magpapaalala sa lahat ng itinuro ni Jesus sa kanila. Ang mga disipulo rin po ay sumusunod sa Holy Spirit. Kung ano yung tinuro ng Panginoon sa kanila ay sumusunod sila. Katulad din po natin, kailangan po natin sundin ang Holy Spirit. No, sometimes mo gusto mong pumunta sa lugar na yon, eh hindi nga, meron ka dun sa loob mo na mapapahamak ka. Amen? Alam niyo po, nagkaroon din po ako ng mga sitwasyon na ganyan pag umuwi po ako dito sa Bulacan. May time po na bumababa talaga ako sa jeep. Amen? May time po na sinasabi ko sa jeep, no, na pumapara ako kahit ang layo ko pa. Bakit? Kasi meron po ako nararamdaman dun sa puso ko na bumaba ka kasi may mangyayari. Ako po, pagka ganun, talaga pong anytime talagang papara po ako. Amen? Papara po ako. At alam ko kung ako ay alam mo dapat na ikaw kung ikaw ay mapapahamak. No, so yung mga time na yon po, no, meron pa rin po ako isang sitwasyon noon nung ako po ay nagtatrabaho, no. Meron po kami time na niyayaya po kami, syempre yung pong aking foreigner na employer ay i-treat mo sila. Pero sinabi po ng Holy Spirit sa akin, huwag kang sumama. Amen? So, yung time na yun, kailangan mong sumama. Pero, alam nyo po yung ano, hindi ka talaga komportable na sumama. Kasi alam mo na sinabi ng Holy Spirit na huwag kang sumama. Alam nyo po, hindi po ako sumama. At ang nangyari po, nagkaroon po sila na problema doon sa comedy bar na pinuntahan nila. May nagkagulo po sila doon. At praise the Lord, kasi hindi po ako sumama. Kasi hindi ko naman po dapat talaga puntahan yung comedy bar na yon that time. Kaya lang, alam nyo po, siyempre po trabaho, pero talaga pong hindi po ako sumama. Amen po? So, nandun po yung time na alam mo na yon ay hindi yun sa Diyos eh. So, hindi ka pupunta kasi doon sa inner witness mo, doon sa loob mo, hindi talaga doon ang dapat na puntahan mo. Ito po yun. Kahit po sinasabi na ng Diyos o ng Holy Spirit, kung hindi ka pa rin sumusunod, wala rin pong magagawa ang Holy Spirit. No? So, kailangan mong sumunod. Kaya sometimes, sa papahama kasi kulang po sa pagsunod. So, sabi niya, ganun din po, no? Ang Holy Spirit po ay isang helper, counselor, teacher, comforter. No? Sinabi na po nila itong week na to. At tama po yun, no? Yun po ay nararamdaman natin. Pero, yun nga po sabi ko, paulit-ulit to na sasabi ko, kung hindi ka naman susunod, amen, wala pong magagawa ang Holy Spirit. Ahayaan niya na ikaw ay mapumunta doon. Kasi yun ang sinasabi na sa'yo, pero hindi po tayo kumikilos. Amen? Hindi po natin siya sinusunod. Therefore, dapat lang po tayo, ano po ang dapat natin gawin para mas marinig mo ang boses ng Diyos? Ikaw po yung manalangin palagi. Everyday nandun yung panalangin. Alam niyo po ang pananalangin? Yung sincere dad mo dun sa puso mo.
Amen. Kay malakas, kay mahina ka manalangin. Amen. Alam ng Diyos yung puso mo kung paano ka manalangin. Amen. Ang gusto ng Diyos, lagi mo siyang kinakausap. Para ang Holy Spirit ay lagi mong kadikit. Amen po. Makinig ka sa leading ng Holy Spirit. Amen. Sumunod sa leading ng Holy Spirit para tayo po ay hindi magkamali at hindi mapahamak. Amen po. Sabi niya po sa Romans 8:14 to 16, God often speak to us by the inner witness of the Holy Spirit into our spirit. Okay po. Ang Diyos po ay nakikipag-usap palagi sa atin dun sa inner witness natin sa pamamagitan ng Holy Spirit sa iyong espiritu. Amen? So, ang Holy Spirit ay nakikipag-usap sa ating espiritu. Kaya po, kailangan po natin na yung espiritu na nasa atin, yung mga instruction ng Diyos sa atin, no? Ang Holy Spirit po ay dapat kahit nasaan lugar tayo, ay lagi natin siyang kasama. Pakinggan, sundin, para hindi tayo mapahamak at hindi tayo magkamali. Pero ito po, be aware din po tayo. Baka yung boses na naririnig mo, tignan mo po kung yun din po ay galing sa Panginoon. Amen? Kasi may mga boses na akala mo galing sa Holy Spirit. Amen? So kaya nga po eh, dapat lagi kang nananalangin, nakikipag-usap para ma-distinguish mo kung yung ba ay galing sa Panginoon o ito ay galing sa kaaway. Amen. So, ang kailangan po lang natin ay maging mas lalong malapit sa Diyos sa pamamagitan ng pagdadasal, pananalangin, pagbabasa ng salita ng Diyos, pagatin sa kanyang gawain. Amen. Makinig ng makinig. Amen. Sa ating mga live, no? Doon po mas maririnig natin ng klaro. Amen. Ang mga sinasabi ng Panginoon, no, ng Holy Spirit sa atin. Amen. So, yun lang po amin at ang aking encouragement, maging mapananalingin po tayo. Amen. Dahil doon mo lang po maririnig yung tama na pangungusap ng Panginoon at ang sinasabi ng Holy Spirit sa atin. Yan po at ito na po si Pastora Eddie. Salamat po. Amen. Thank you, Pastora Leia. Magandang gabi po sa bawat isa sa atin. At yun nga po, andun po tayo ngayon sa udyok ng banal na espiritu. Kung saan po na itong isang buong linggo ay tinuro sa atin ng ating mga kapastoran ang ito. At dito po tayo inililid ng Panginoon na patuloy natin na saliksikin ang pagkilos po ng banal na espiritu sa buhay natin. Bakit po? Dahil alam niyo po ba na alam natin na ito ang iniwan ng ating Panginoon Jesus nung siya po ay umalis. Amen po. At sabi nga, ang banal na espiritu ay pinadala ng ating Panginoong Jesus nung siya po ay umakyat sa langit. Okay? Ito po ay sinabi niya sa kanyang mga alagad. Amen po na ang banal na espiritu ang siyang magtuturo. Amen po. Ang gagabay sa lahat po ng mga nananampalataya. At ang bawat pong kumilala sa ating Panginoong Jesus Kristo ay tunay nga, sabi niya sa Romans 8:14, ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay ang mga anak ng Diyos. Amen po. So, kinakailangan kung ikaw ay anak ng Diyos, you are pinapatnubayan, nililid. Amen po ng banal na Espiritu. Kaya nga po ito 'yung sinasabi niya, 'yung anointing sa atin. Ano po? Ang pangako po ni Jesus ay matupad sa buhay natin. Ano po yung kung naibigay na sa atin ng ang banal na espiritu noong pong panahon ng tinanggap nila at nagbigay yung kapangyarihan sa Acts chapter 2. Ano po kung titignan natin, dumating ang banal na espiritu sa kanila ng may kapangyarihan. Ito po yung panahon po dun sa ng mga Pentecostes sa Acts 2. Amen po. At sa oras po na tayo ay manampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, amen po, tunay nga agad na nananahan na sa atin ang banal na espiritu. At siya ay siyang nagbibigay ng buhay sa bawat isa sa atin. Kaya nga, ang lahat ng anak ng Diyos ay pinapatnubayan ng Panginoon, ng banal na espiritu. Ngayon, paano ba mararanasan mo, amin po, ang paggabay ng banal na espiritu? Ano yung mga dapat, paano mo mararanasan yung paggabay niya sa atin ng banal na espiritu?
Ang Holy Spirit po ay tunay nga na sinasabi, tagapag-aliw. Amin po, sa John 14:16 po, siya po yung tagapagturo sa atin sa John 14:26. Ano po, siya rin po yung nagagabay, tagapayo. Amin po, kung ano yung hindi mo alam, sabi niya sa Luke chapter 12, verse 12, kayo na lang po yung tumingin, medyo maiksi po yung oras natin. At saka sa 1 Corinthians chapter 2, verse 6 to 10, siya yung tagagabay at tagapayo, no? At ano pa po, siya yung tatak ng pangako ng Diyos, amin po, sa ating puso hanggang sa muling pagparito ng ating Panginoong Hesus Kristo. Sinabi niya rin po yan sa Ephesians chapter 1, verse 13, at saka sa Ephesians chapter 4 verse 30. So ang mahalaga po na pamamaraan upang maranasan natin, amin po, yung pong paggabay ng banal na espiritu, meron lang po akong tatlong ibibigay sa inyo. Madalian lang po ito. Una po, binigay na po sa atin ito, pero dinagdagan po natin. Ang nilagay po natin ay maging pamilyar sa salita ng Diyos. Hindi lamang basta nabasa mo, hindi lang basta alam mo, kundi pamilyar ka dyan, alam na alam mo. Amin po, ang Biblia ang pinakamataas na pinakamataas po na pamantayan ng pinagmumula ng karunungan at ng katotohanan na dapat po nating ipamuhay. Sabi niya po yan sa 2 Timothy chapter 3 verse 16. Amin po. Tignan na lang po natin as yun siya ang nagbibigay. Amen po sa 2 Timothy. Amin po. Chapter 3, amin po, verse 16, okay po. So sabi niya ganun po dito, no? Basahin ko po sa inyo sa 2 Timothy chapter 3, verse 16. Lahat ng kasulatay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan, sa muling aral at pagtutuwid sa likong gawain at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. At sabi niya rin po sa Joshua 1:8, meditate natin day and night. Maging familiar tayo sa salita ng Diyos. Bakit po ba kinakailangan natin maging familiar tayo? Amin po, yung pong pagsasaliksik natin, amin po, sa salita ng Diyos, yung pagbubulay-bulay natin. Bakit po ba? Kasi ito po ang ginagamit, amen po, ng banal na espiritu. Sabi nga, ang salita ng Diyos ay tabak ng espiritu. At ginagamit ito sa banal na espiritu upang ginagamit ito ng banal na espiritu upang mangusap sa atin. So kinakailangan alam po natin ang salita ng Diyos. Sabi niya po yun sa John 16:12-14. Amen po, at ipapaalam ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Ipapaalala din niya sa atin ang mga talata sa Biblia doon sa panahon na kailangan natin. Kaya dapat maging familiar talaga tayo sa salita ng Panginoon, ng salita ng Diyos. Yun po ang unang mararanasan natin na binibigay na pamamaraan para maranasan natin ang gabay ng banal na espiritu. Okay po, at ang pangalawa ay ang patuloy na pananalangin sa 2 Thessalonians 5:17. Okay po, hindi sinabi niya po rito ng manalangin. Hindi niya po sinabing manalangin lang, kundi patuloy na pananalangin. Dahil ito po, amin po sa 1 Thessalonians 5:17, yung nga po sabi niya, pray sa English without ceasing. Amin po, hindi lamang binubuksan ng panalangin ang ating puso at isip, sabi niya po rito sa pangunguna ng Espiritu, kundi ito rin ang, sabi niya rito, kundi ito rin ang kasangkapan upang mangusap ang banal na Espiritu para sa atin. Dahil may sinabi nga po siya sa Romans 8:26-27, di po ba? Ang sabi niya dito, basahin ko po sa inyo, gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto, kaya't ang Espiritu ang dumadaing para sa atin. At ang Diyos na siyang nagsasaliksik sa puso ng tao, ang siyang nakakaalam kung ano ang kalooban ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu, sabi niya rito, sapagkat ang Espiritu ang namamagitan para sa mga hinirang ayon sa kalooban ng Diyos. So, sa prayer po natin in the Spirit, amen po, siya ang nangunguna, siya po ang namamagitan sa atin.
So inililit tayo ng banal na espiritu sa tamang panalangin po natin. Kaya kailangan po nating sumunod sa udyok ng banal na espiritu dahil kahit sa dito po sa pamamagitan ng prayer, ito po ang ginagamit ng Panginoon, no, sa through the Holy Spirit na ililid kanya doon sa tamang panalangin. Kasi sabi nga niya, hindi kayo marunong manalangin ng wasto. Kaya kinakailangan turuan tayo sa pamamagitan ng banal na espiritu, sinasaliksik niya namin po yung dapat na ipanalangin. Kaya nga po, minsan sa true prayer po, meron pong isang pangyayari sa amin, no? Yung panalangin po na one time, yung isang gabi lang nananalangin po ako, at may pinaalala sa akin na isang pangalan. At nung sabi ko, bakit itong pangalan na ito? Ano ba ang kailangan niya? Lord, ano ang dapat kong gawin? Sabi niya, may mga lalaki na dapat na iwasan at ingatan, mag-iingat siya sa mga lalaki. Ngayon sabi ko, Lord, ano kaya yun? So nagdire-diretso lang ako ng prayer, tapos pinag-pray ko lang siya. Tapos po kinabukasan, naka-receive din po ako ng message. At sabing ganon, Pastora, napanaginipan ko po itong batang ito. At ang sabi niya, ito po, meron daw pong mga matandang lalaki na gustong mag-rape daw sa kanya. So ngayon po, ano po ang sinabi ko, bakit ganun nagtugma yung prayer at saka yung panaginip? So tinanong namin, meron bang mga lalaki dyan? Opo, sabi niya, katabi po namin ay 5 mga lalaki ang mga nakatira dito at matatandang lalaki. At sinabi specific dun sa panaginip nung nakapanaginip, matatandang lalaki. So alam po, hinihingi ko po ng guidance po yon. So Lord, ano ito? Ngayon dahil ang sinyo, mga pastor po natin ay ginagamit din ng Panginoon ng banal na espiritu para i-lead din po tayo. Amen po, ay sinabi niya, sige, okay, ilipat natin siya bilang pag-iingat. Amen po. So, dahil nandoon po yung prayer, nandoon yung mga panaginip na binibigay, na pinangunahan ng banal na espiritu, at andyan ang ating mga pastor na siya rin ginagamit ng Panginoon, okay, na isa sa ayos ang lahat. Ano po, ngayon po ay may kapayapaan. Binigay na po yung kapayapaan doon sa kapatid at syempre sa amin din po. Amen. So, yung prayer, sa magitan ng banal na espiritu, tinuturo niya po sa atin kung ano dapat nating gawin. Amen po. Kaya ngayon po, sa prayer po natin, tinuturo niya rin po sa atin ngayon. Okay, yung pangatlo, last na po ito. Yung paghahanap, paano mararanasan ang gabay ng banal na espiritu sa paghahanap po ng bunga ng espiritu. Amen po, sa buhay natin. Alam naman po natin yan, yung fruit of the spirit. Ito po yung Galatians chapter 5, verse 22 to 23.